Welcome sa aming live para sa isa na naman leader of the day na ipapakilala namin sa inyo at para ma-inspire kayo and magkaroon kayo na idea ano ba yung meron dito sa ginagawa namin. No? At bago yun, papakilala muna ako. So ako nga pala si Sunny Labayna, maraming tumatawag sa akin na Coach Sunny dahil marami akong ginaguide, marami akong natutulungan at isa nga ako sa mga multimillionaire affiliate na mas kilala ako doon. Pero ngayon, online entrepreneur na dahil marami na lang akong mga nasimula na sariling service, sariling product, sariling company. At siguro babaguhin ko lang itong slide na to next time. Ayun, nagawa ko ng mag-earn sa online ng siguro almost 8 million na in 4 years. Wow. So, yun yung isa sa mga achievements namin. Nakapag-resign na kami ni Mrs. Kasama namin yung mga bata araw-araw sa bahay. At yun, nakabili rin kami ng sariling bahay na. Kaya, wow. Para sa akin na yun na yun, achieve ko na yung isa sa mga dream goal ko na makasama araw-araw yung mga mahal ko sa buhay. At ako rin ay ang founder ng Team Tanim. No? So, ang Team Tanim na binuo ko ay meron ng almost 20,000 students or members na tinutulungan namin, no, ginaguide. At isa rin ako sa co-founder ng True Wealth Solutions. Ito yung last na service na pinrovide namin na bago itong Project Great Life. Pero sa ngayon, diniscontinue namin siya dahil mas marami kami matutulungan ito sa project kaysa dun sa TWS. So focus muna kami sa isa. At eto nga, isa sa mga leaders namin na kasama namin ngayon ay papakilala ko sa inyo, si Sis Tess Galila. Congratulations, Sis, and welcome sa team. Excited kaming makasama ka dito sa project. Congrats. Yes Coach. Thank you din at nagkaroon ako ng opportunity, nabigyan ako ng opportunity na mapasali dito sa group niyo. And I'm so thankful. Bago pala yan, gusto ko lang i-introduce, gusto ko lang magpakilala. Isa akong OFW dito sa Macau, I'm Tess Galila. Isa din akong entrepreneur at nagkaroon ako ng mga achievement sa mga sinalihan ko. And then meron din ako ngayon e-com business as of the moment. And so thankful ako at napasali din ako dito sa napaka-amazing na group na to na with you, Coach Sunny. And yun, sobrang pasalamat ko at nandito ako ngayon sa Project Great Life. And excited din kami, Sis, na makasama ka dito. Isang serial entrepreneur na, no? Na marami ng sinimulang business. So ganun talaga. Pagka nagbi-business tayo, parang ano ito eh, parang step by step, inaaral natin, pwedeng maging successful, pwedeng hindi. Lesson learned pagka hindi naging successful. Pag naging successful naman, napaka-rewarding. Yes. So sis, may mga konting questions kami para sa mga nanonood, sa mga manonood pa. Ano nga ba yung, ano ba meron, no? Bakit? Ba't ginagawa natin itong mga ganito? So, simulan ko doon sa first question. Ito. Ano yung reason bakit gusto mo mag-business? Bakit ka nagbi-business? At bakit gusto mo maging successful dito? Kumbaga, sa Nescafe, di ba? Para kanino ka bumabangon? Dito naman, para kanino ka nagbi-business? No? Bakit gusto mo maging successful? Oo nga. Gusto kong mag-business. Gusto kong maging successful sa business. Kasi ito lang yung nakikita kong paraan para maabot ko yung goal ko. Para sa family ko at para sa buhay na gusto ko. As an OFW, alam mo naman siguro na malayo sa pamilya, mahirap. But then, tinitiis namin na mapalayo sa pamilya para nga sa kanila. Sabi mo kanina, para saan ka bumabangon? Bumabangon ka para sa pamilya mo para magkaroon sila ng magandang buhay. At dito sa business, dito ko nakikita na ma-achieve mo ang ini-aim mo na goal, basta determinado ka lang. At tulad ng inspiration ko ng mga business tycoon na kung saan sila ay naging successful,
tulad nila Henry C, 'di ba? Naging successful sila sa business. Wala namang naging successful. Oh, meron naman siguro naging successful as an empleyado. Pero kukonti lang. So ang mga naging successful ay nagbi-business, 'di ba? Ako kasi mga inspired ako sa mga taong napaka-successful. Pero ang makikita mo halos lahat ng mga naging successful ay mga businessman. So nakikita ko dito na sa business, dito ako magkakaroon ng kumbaga breakthrough at ma-aim ko, ma-achieve ko ang goal na gusto ko through this business. So kasi it's isa itong vehicle, lalo na itong Project Great Life, isa siyang vehicle para ma-achieve mo ang goal mo. Kasi sobrang daming opportunity ang bibigay sa iyo through business. So yan lang. Tama. Grabe na, nakaka-relate ako sobra dun sa mga nabanggit mo, sis. Dahil ako personally, yung father ko ay seaman, no? Nagtatrabaho siya sa barko. So, buong paglaki ko. Wala siya. Umuwi lang siya, siguro mga 2 buwan kada isang taon. Matapos yung kontrata. Parang hindi ko nga ramdam eh. Ay, umuwi pala. nalaman ko na may tatay pala ako. May father pala ako. Ano na, 7 years old yata ako, 8 years old. Before noon, hindi ko alam na may mga tatay pala. Kasi wala Grabe. Sila. Ganun. Halos hindi ko siya, hindi kami nagkakakwentuhan, hindi kami nagkakabanding. So, yun, nakakalungkot yung mga ganun na, kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ako mag-abroad dahil naranasan ko siya na paglaki. Lumaki ako na abroad nasa ibang bansa yung father ko. Kaya ayokong mangyari yon sa mga anak ko. Kaya, yun, nagtrabaho ako. Naranasan ko naman, sis. Magtrabaho, nag-empleyado ako sa Pilipinas. Yun nga, pag nagsisimula, pagka-graduate, minimum yung sahod. Yes, correct. Nagtrabaho ako simula 2010 hanggang 2017. So, seven years yung nilaan ko doon. Sinubukan ko maging successful sa trabaho, no? Yung huli ko ngang naabot, call center, lagi akong top performer, no? Buwan-buwan. Wow. Meron akong award na papel na top performer of the month. Yun nga lang, yung papel, hindi ko maibili na pangailangan. So, okay naman yun, may recognition, pero kulang sa pangailangan sa araw-araw. Yes. So, nakakalungkot pa rin. Kahit gaano ka nagtatrabaho, kahit na ibigay mo yung oras mo sa kanila, Wala pa rin, sayang. Ganun yung naranasan ko naman sa pagiging empleyado. And nabanggit mo nga na sino ba yung mga mayaman? Pag nag-search ka sa Google, mga negosyante. Correct. Grabe. Yeah. Yun nga, nakita ko yun, na-realize ko na, bakit doon sa top 10 na mayaman sa Pilipinas, walang empleyado? Walang empleyado, correct. Diba? Walang empleyado. So, doon ko rin na sinimulan na mag-explore ng mga business. At yun nga, nagkakilala nga tayo, di ba? Doon sa business na ginagawa natin. Yes. Na affiliate marketing. Affiliate marketing. 4 years kong ginagawa yun. Naging successful kami doon. Ang dami rin struggles, no? Bago na naging successful. At yun nga, after naman noon, nakuha na namin lahat ng goals namin doon eh. Na-hit namin yung mga target. Graduate na kami doon, kumbaga. So ngayon, dito naman tayo sa project kung saan pang-retirement na. Pang-retirement, correct. Buhay na, di ba? So, nakakatuwa exciting. Nakasama ka namin dito. Grabe. Kami, tatrabahuhin namin to. So napakaganda kasi dito, tulungan. So kami, kapusta kami doon sa kailangan namin gawin. Kaya... Kayo naman, yung mga leader namin at yung tulungan namin. At yung mga nanonood, at yung mga manonood pa neto, once tapos na rin sila sistes sa kailangan nilang gawin, kayo naman. Pag naging part kayo ng project, syempre. Kayo naman yung tulungan namin. No?
So, exciting, exciting. Exciting to. Exciting talaga. Napaganda nung... Tsaka coach, isa pa yung ang time kasi yung pinaka ano dito eh, yung oras mo talaga. Time is running. Kumbaga, time is running out. Halimbawa, kung sa mid-years ka na, sa mid-years mo, so time is running short na sa'yo para sa'yo. So, you have to grab the opportunity ko. Ano man yung opportunity na makatulong sa'yo, na ma-achieve mo yung goal mo, just grab it. Kumbaga, it's the time. Kumbaga, it's your time to shine. Kumbaga, kasi oras talaga ang napaka-importante at oras ang hinahabol mo. So, tama. Yan pa naman sis yung bagay na hindi mo na may babalik, di ba? Pag lumipas na, kahit gano'ng kakayaman, kahit gano'ng kakayaman, hindi mo na mabibili yung kahapon. Sayang, sayang. You cannot buy time, kumbaga. Napaka-precious ng time. Napaka-precious ng time. Tama sis. Kaya doon naman tayo sa question number 2, no? Ano yung nagustuhan mo dito sa Project Great Life nung nakita mo siya, nung napanood mo yung video, nung na-share namin sa inyo yung Project Great Life? Ano yung nakita mo? Ano yung nagustuhan mo din, sis? Okay. So, ako kasi gusto kong maging honest, no? Sa una, syempre, ilagay ko siya as an analogy. Yung sa una, para kang may blurred vision, di ba? Blurred vision, blurred pa sa'yo lahat, eh. Kumbaga, kailangan mo ng clarity. Kailangan mo na ma-clear kung ano ba yan talaga. So, kailangan mo talagang intindihin kung anong napanood mo. Diba? So, as the time goes by na lagi ko siyang pinapanood, kasi gusto, interesado ako eh. So, nung napanood ko siya, doon ako nagkakaroon ng malinaw na vision kung ano ito. So, ang nagustuhan ko kasi dito is helping, tumutulong sa tao. Kumbaga, tutulong ka sa tao at hindi lang ikaw, tutulungan mo rin ang mga tao mo. So, kumbaga, kung limited lang yung tutulungan mong tao, halimbawa, tatlo lang ang tutulungan mo tao, ang tatlong tao na yan, tutulungan mo rin. So, kumbaga, dito ay may bayanihan. Dito ang nagustuhan ko dito eh. Kumbaga, group effort. Kung pagtaas mo, sasabay-sabay kayo lahat aangat. Kumbaga, walang iwanan. Hindi mo maiwanan yung member mo dahil tutulungan mo pa rin siya. So, at isa pa sa Project Great Life, ito yung tool na para ma-achieve mo yung health. Kasi dito sa Project Great Life, health and wealth siya eh. Isang, ano niya, portion niya is health at wealth. Magkasama sila. Kasi sa health naman, ang ini-aim ko yung Kanjin, Inagi Kanjin machine. Now, which is very famous, hindi lang masyado dito sa Pilipinas kasi nga pang mayaman, kumbaga mahal siya, pero ma-achieve mo siya, ang Project Great Life, ito ang pinaka-tool mo para ma-achieve mo ang Inagi Kanjin machine na ini-aim mo para sa good health, para sa family mo, at good life, kumbaga Project Great Life, which is that means na talagang great life ang ibibigay sa'yo. May bayanihan na, tulungan, ma-achieve mo pa yung goal mo na gusto mo. At mabigyan mo pa ng great life ang family mo. Ito yung nagustuhan ko dito sa Project Great Life with Inagi Kanjin machine. Kasi connected siya. At nagustuhan ko pa rin dito dahil once na ma-reach mo na ang certain level, pensionado ka na coach. Pensionado ka na for life. My God. Amen. Grabe, kinikilabutan ako eh. Kasi yun ang iniisip ko eh. Hindi lang ako sa pamilya ko at sa matutulungan ko, coach. Kaya pag goosebumps ako sa mga laging inaano ni coach, ay ni Sir Ray at ni coach Bernard tsaka ikaw. Kumbaga, lalo ako na-inspire at na-motivate na gawin talaga ito. At determinado ako. Kasi sabi ni Tony Robbins, the path to success is to take massive and determined action. So, now is the time to take a massive action. Yun lang ang, at saka gustong-gusto ko siya. Kaya sumala. Tama, sis. Grabe, nakakilabot yung mga nabanggit mo na talaga naman na yan din yung mga naranasan ko. Yan din yung pinagdaanan ko nung unang pinakita sa akin to ni
ni Bro Bernard, ni Sir Ray. Siyempre, una malabo. Ama, hindi ko rin maintindihan. Malabo. Ano nangyari yun? ang ginawa ko, pinanood ko siya ng tatlong beses. Tatlong beses ko siya pinanood. Ay ko, talaga ba? Tama ba to? Na mangyayari ba talaga? Nung nakita ko na yung details nga nung pinapaliwanag nila, nung pinanood ko na ng paulit-ulit, parang pelikula eh. So, oo, parang pelikula. Kung unang panood mo, hindi mo agad naintindihan, oh, paano na, paano na yung bida? Paano siya, paano niya naligtas malabo. Yung pamilya? Malabo, malabo talaga sa una, coach. Totoo lang. Hanggat sa nagkaroon na ng, nilagyan ko na ng sunod-sunod na lens ang vision ko hanggat sa nag-2020 vision na siya. Sobrang klaro na sa akin. Galing nga, nung nakita ko na yung ano, yung, oo nga, tama nga yung mga pinakita nila na marami na nakagawa. Ayun, sinimulan namin tong project, ayun nga, at na-share namin siya sa inyo. Nakakatuwa. Nakakatuwa nga. Tama ka doon sa isa pa na tulungan talaga dito dahil nga hindi siya kagaya nung dating pinapromote, yung dating ginagawa natin na kanya-kanya eh, kanya-kanyang benta, kanya-kanyang sales, kanya-kanyang promotion. Kasi kanya-kanyang discount eh. Oo, yun. Kasi pag nagbenta siya, wala ka namang... Walang benefits. So sayang yung oras, sayang yung effort. Kaya yun nga yung dahilan ba't ako bumuo dati ng mga service para kahit paano makatulong, pero worth it din dun sa time ko. At marami na mga tulungan din nun, di ba? Isa ka nga dun sa mga naka-produce ng income noon. Yun nga lang, nagtago si Facebook, kaya natigil din. Pero yun, isa pa doon sa nabanggit mo yung tungkol doon sa machine, yung sa Inagic Kangen, no? I-share natin para sa mga nanonood, para may idea sila. Ano ba yung sinasabi natin? Ano ba yung sinasabi? Oo. Ano ba yan? Ito. I-share ito. I-share mo nga, coach. Yan. So, ito yung sinasabi ni Stis. Ito yung sa Inagic Machines. Ito yung bibili ng project para sa atin, no? Pagka na-achieve natin yung goals. Certain level. Ito yung tag 201,600. Bibili ng project para sa atin. Yes. Pero ano nga ba yan? Ba't ang mahal? No? Anong meron dyan? Ito yan. Ito yung tatag na home use model. Ayan. Ang ginagawa ng machine na to, meron siyang ginagawa na pang clean ng water. Wala dito yung business. Wait lang. Andito yata yung tungkol sa ano na to eh. Ayun. So, bakit nga ba kailangan ng mga gantong machine? So, Kangen water. Diba tayo, araw-araw tayo, minum ng tubig. Minum ng tubig. Iba-iba pala. Grabe pala yung rumi ng tubig, no? Yes. Lalo na sa Pilipinas. Correct. Diba nga yung lumalabas dun sa gripo, wag daw iinumin, panghugas lang yun, pangligo. Kasi, hindi siya safe, no? Safe para matindi drinking. Matindi yung mga chemicals. So, napapabili pa tayo ng mga galon sa mga water station. Pero yun nga lang, kami, bumibili kami alos hindi tatlong din. Galon. Ilang kada linggo, tatlong galon. Yun nga lang, di natin alam na kung paano yung ginagawa, baka marumi na yung ginagamit nila pang filter. Yes. Nasaan nga namin yung ano, may agyu-agyu yung galon na lumalabas. Tama ka, coach. Minsan nga ako nireklamo ko yan, coach. Binalik ko talaga. Binalik ko talaga yung ano. Sabi ko, anong bato, ba't andumin? Sinilip ko sa loob. Bakit andumin? Parang may mga puti-puti na ano bato. Binalik talaga, coach. Pinapalitan ko sa kanila. Totoo yan, coach. Inaaway nga ni Miss Chia pa yan eh. Grabe. So, ayun. So, ito yung, pag may ganito na tayong machine, no, parang meron na tayong sariling water station sa bahay. Yeah. Napaka-healthy niya na, ito yung Japanese company to, sa Japan yung gumagawa. Made in Japan, no? Mm-mm. Sa Japan, nandun yung mga pinaka
mahabang buhay. Tsaka parang hindi siya durable. Durable talaga. Tsaka mga they look young. Tama, nasa tubig pala yung sikreto. No? tubig talaga. Yun. So yun, no, na, galing. At saka yung sinabi mo nga tungkol dun sa may monthly retirement income. Teka, may picture. Hindi ko yata na-download. Eh. Pero grabe yung career path dun, di ba? Na, yes, na coach. Na pwede ma-achieve. Ako nga, masaya na ako dun sa level na may 250,000 per month. Pero meron na ng 1 million per month. Taga Davao. Grabe, so, coach, no? Inay, taga Davao. Siya yung isa sa mga top earners. Japanese company, pero Filipina. Yung top earner. Ang top earner. Grabe, no? Ayun, since nabanggit ko na rin yung tungkol dun, since nakwento mo, no, yung tungkol dun sa may monthly retirement income, 250,000 nagsisimula. Purutan tayo sa last question. Nakuha mo na yung monthly retirement income na yun na 250,000 sis dito sa Project Great Life. Ano yung matutulong nito sa'yo at sa family mo? Wow, grabe. Talagang kiniklaim ko na yan, coach. 250,000. Kini-claim ko na yan. So, ang dami coach, na daming maitutulong yan sa amin, sa hindi lang sa akin, hindi lang sa family ko, at lalo na siguro sa mga relatives ko at sa mga those na nangangailangan din ng tulong. Kasi ako kasi magmula noon pa man ay mahilig na rin ako tumulong. Talagang nangangailangan ng tulong. Kumbaga, sobrang ano ang puso ko pag may nakita ako na ano talagang gusto kong tumulong. So ito siguro itong 250,000 na to eh, may savings na ako, makakatulong pa ako, at siguro makakatulong ako sa mga less fortunate, sa mga magsi-share ako sa foundation, makapag-share ako sa church, yung mga ganung bagay, at magkaroon ka pa ng retirement at makasave ka pa sa 250,000 kada buwan. Biruin mo 250,000 every month. So kahit gumastos ka lang ng 75,000, 100,000, meron ka pa rin tira na 150,000. So pwede mo i-save, depende sa iyo, investment, pwede din. Para meron ng residual income at passive income. Kumbaga, so napaka-ganda talaga at napaka-magkaroon ka ng great life pag meron ka na nito. At hindi lang i-post. Hindi mo naman mapipigilan yan, coach, eh. Pag marami kang natutulungan, sila din tutulong sa ilababa. At hindi mo rin mapipigilan yan. Aangat ka pa ng aangat. Hindi lang ito ang makukuha mo, eh. So, more than that pa. So, grabe. Grabe itong Project Great Life at grabe itong itong 250,000 na ito kada buwan. Sobra-sobrang blessing na ito para sa akin na at sa family ko. At para kahit kanino man na magiging kasali, kasasali dito sa opportunity, sa Project Great Life na ito. So marami tayong matutulungan at marami tayong family na mapasaya dito. So let's do this at magtutulungan lang. Walang inanan, kumbaga. Yan, coach. Tama yung sinabi mo, sis, na yun nga, di ba, pagka gusto natin tumulong, syempre, kailangan tulungan mo natin yung sarili natin para meron tayong ipantutulong sa ibang tao, di ba? At saka, yung gantong blessings, aapaw sa atin to, eh. Yes. Aapaw. Marami tayong natutulungan, mas maraming blessings na ibibigay sa atin. Yes. Mas marami ulit tayong matutulungan. So, napakagaling ng ganto, no, yung tulungan talagang oo, yung bayanihan ba, coach, yung bang yes. So, syempre ang kailangan din tulungan nila yung sarili nila. Yeah, so kagaya ng ginagawa natin, tinatrabaho natin yung project para maabot natin tong gantong level, no, para
Di na tayo kailangan umasa sa SSS, Correct. sa GSIS. No? Magkano lang yun? Parang magkano lang yun, Diyos ko? Magkano lang 6,000, 10,000. Ang pinakamataas na, siguro mga 20,000 sa mga malalaking sweldo. Pero pag konti lang sweldo mo, magkano lang? Iba nga 3,000 lang, iba nga 1,000 lang. Anong mabibili nun sa panahon ngayon? Di ba siyempre yung makukuha nila yun sa retirement, 60 plus na sila. Yung mga panahon na yun, karamihan sa mga galing sa trabaho na buong buhay nagtrabaho, marami ng sakit, no? Yeah. Na-stress na yung katawan nila, nakabayaan. So, pinabibili na lang nila ng gamot. Ng gamot. Maintenance. Imbis na ma-enjoy yung pension nila, correct. Ang nangyayari, pinangbibili ng gamot. Pinabili na lang ng gamot. Wala na. So, yeah. Napakaliit yung ganung amount. Mm-mm. So, pero merong, pag meron tayong 250,000, wow. Siguro pa, travel na lang. Tapos meron pa tayo nung machine na nagbibigay ng healthy water. So, yung mga sakit-sakit sa katawan, mawawala yan. Mawawala. Kasi, mm-mm, yun yung 70% ng katawan natin, water. So, kung yes, yung ininom mo ay healthy, healthy yung water, katawan mo magiging healthy. Sa ngayon kasi ininom natin water, acidic, mm-mm, may mga chemicals. So, anong nangyari sa katawan natin, nagkakasakit-sakit. Tama. So, medyo, tama, medyo mahal nga lang yung machine, 200,000. Kaya dito sa project na trabaho namin, na yung project ang bibili para sa atin, yung mga part ng project. Yes. So, maraming benefits dito, hindi lang yung income, hindi lang yung machine. Mm-mm. Nakakatulong po tayo sa community. Community. Sa pagiging part nitong project.